So guys, welcome back. RK Jobin here. Ngayon is mag-unbox tayo ng bagong laptop. Lenovo Legion Y714. Yan, ito siya. At meron ako mga freebies. Itong HP headset, gaming headset. At meron ding gaming keyboard and mouse. Tsaka meron siyang bag. So bubuksan din natin yan mamaya. Okay, so bakit nga ba ito merong freebies? Kasi siya po ay refurbished. So ano po ang ibig sabihin ng refurbished? Ito siya, ibig sabihin ng refurbished. Alright? So ngayon, bubukas tayo. Itong specs niya. So ang specs niya ay 15.6 yung laki niya. May nalang natin patahin yan, ano? Pagbukas muna tayo. Bayan. Bayan. Yan, ano? Wow! Wow! Are! Tingnan mo naman ito. Ayan, o. Wow! Wow, wow, wow! Gaming laptop. Gaming laptop siya, siyempre. Gaming laptop. At ito ang kanyang charger. Bakit naman refurbish ang binili mo? Ang refurbish ang binili ko kasi mas mura siya. Yung advantage niya, mas mura. Tsaka meron din naman siyang warranty. So ang warranty niya ay 3 days para makita mo, ma-check mo, and then pwede yung exchange or refund. And then more than that is 3 months warranty sa unit mismo. Ibig sabihin, sa fault na nila, pwede nilang mag-refund or mag-repair. Depende. Che-check naman nila. Ayan ang nakalagay, refurbish. Papakita ko sa inyo. Okay. Oh, refurbished. Refurbished. This product is refurbished by Lenovo authorized refurbisher and may contain used parts. Ayun, meron daw used parts. Pero who cares for the used parts as long as it is working properly, di ba? So ito, binili ko pang render para sa mga ano no, projects, SketchUp at saka sa V-Ray or Inkscape. Okay, buksan na natin. Okay, pakita na yan. Ipakita na. So, habang nagbubukas ito, buksan ko na. So, ang kanyang specs ay 15.6 inch and then 144Hz yung kanyang screen. i7-9750H RC 2060 GB. So ito yung graphics card niya is RTX 2060. And then 16 GB of RAM, 1 TB of hard disk drive, plus yung kanyang SSD is 512 GB. Yan ang kanyang SSD hard disk. Yan siya, oh. Yan. Actually, nabuksan ko na siya, no? Kaya hindi na talaga totoong unboxing talaga ito. So, napuksan ko na siya. Wala na siya actually. Napaglaruan na yung kanyang mga styro. So, para lang ma-feel natin ang, yung pagka-unbox ulit is binox, in-unbox, nilagay ko ulit sa back. Pero siyempre, yung tali siya. So, nakalagay dito, RTX, NVIDIA GX. Okay. NVIDIA GeForce RTX Intel Core i7 9th Gen. So, maganda ba talaga yan? Well, yes. Ayan. Tapos ito naman yung kanyang charger, 230 watts. Medyo mabigat siya. Pero syempre kasi malaki rin siguro yung battery na i-charge niya, kaya medyo malaki rin ito lang. Oo nga, no? Hindi katulad ng mga ibang laptop. Maliliit yeah. Lang. Yes, maliliit lang. Laptop, maliba. So, ano bang meron dito? So, let's say, tingnan natin ang... Meron siyang additional na keyboard, kung mapapansin ninyo. Keyboard. Meron keyboard? Siyang additional dito, na parang... Key functions. Key functions, na yung nagamit ko na siya ng ilang gamit. Medyo nakakalito nga itong, ano, yung additional
keys na ito. Kasi syempre pag nasanay ka dito lang, mapipindot mo yung nandito. So parang medyo disadvantage. Sana nilagay na lang nila dito sa taas. Kasi pag dito sa taas, siguradong hindi siya mapipindot ng hindi sinasadya. So ano pa, dito yung kanyang power button. And then, okay, yung bigat niya, sakto lang naman ano, para sa laki nito, hindi naman siya pambigat. So, dito sa kanan, meron siyang USB. And then, dito naman sa likod, is meron siyang, ano bang tawag dito? Parang maliit na USB. I'm not sure. And then ito, HDMI. And then USB. And then network cable para sa internet, and then wired internet, and then USB. So yung kanyang USB is tatlo, 1, 2, 3. And then ito naman yung kanyang power. Okay, so kikita natin yung kanyang ilaw dito sa likod. And then okay, nandito naman yung kanyang ang kanyang headset at ang kanyang ano ba ito? Thunder. So, okay guys, balik tayo. So ito yung kinuha ko lang yung charger ano. Ito yung charger ng Samsung. Ito yung type C, di ba? Yung charger type C. Yan. Pwede siyang isaksak dito. So actually ayan, so mula sa cellphone hindi na USB yung kanyang saksakan, ito na mas mabilis. Well, so far tinesting ko na siya editing ng Filmora, sa SketchUp at saka sa rendering is mabilis din siya. Kasi yung aking PC sa office is ganito rin yung specs. Pwede din siya, RTX 2060, 32GB. Ah, ito nga pala, hindi ko nabanggit na nag-add ako ng 16GB dito. So, pagbili ko at pag-order ko nito, mag-add ako ng 16GB kagad. Kaya nung dinidiver nila, mula dun sa yung stock lang na 16GB RAM, is naging 32GB lang na. So, ayun, 275 dirhams. Dirhams. 275 dirhams ang 16GB na in-add ko. Okay. So dito, is nakatipid ako ng halos 2,000 dirhams sa compared sa bago. Yes. Wow. Kasi laki nun ah. Tinitingnan ko yung mga prices sa bago is nasa 7,000 siya. Dirhams. So, nag-run 7,000 plus something na gano'n. Dirhams. Eh, ito, parang ito yung binayaran ko total is 5,500 kasama itong mga ito. Ah, so, okay. Malaki ang aking 90 bit. Mm-hmm. So, total, nandito na rin na tayo. Buksan natin itong mga freebies niya na nakuha mo. Pero ano pa bang makikita natin dito? So, yun na yan. No? Yung ilalim niya. Let's see the ilalim. Okay. Ayan, mukhang ano. Let's see the ilalim. Ganun siyang airflow dito. Airflow. May rubber siya dito. Okay. Ito hard is plastic. Plastic din. So, hindi ko nabanggit, nandito yung headset niya with mic. Dito yung ano na ito. Headset with mic. And then airflow. Bakit kailangan maraming airflow yung gaming? Kasi umiinit talaga yung laptop na mga gaming. So ito nga, ito yung first time ko magka gaming laptop. So hindi ko siya may kukumpira sa iba in terms of heat. So syempre kapag nagre-rendering, during rendering, is talagang umiinit siya. Kapag gumagamit na siya ng CPU at saka ng kanyang graphics card. So busan na rin ulit yan. Makita ang screen. Okay, yun na. Yun na. Wala. Hindi siya touch.
hindi siya touchscreen. So, sa natin ng ibang mga freebies na. So, ito ang gaming headset. Gaming headset. Ganun makaganda yung gaming headset na freebies. Ayan o. HP. With mic. Siyempre, gaming ha. May meron siyang ano. Medyo maganda siya. Ganda rin. Ito, so, USB type. Ayan. Pwede? Pwede, pwede. And then, another free na keyboard. Keyboard and mouse. And mouse. Wired. Wired and USB. So let's try. Yun, wow. Nilaw. 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 Yes, so ganda. Umiilaw ang keyboard. Okay, guys. Sinubukan mo i-open ang ilaw nito kung gumagana. Ito, I mean, changing lights pa sa kanyang keyboard. Kaya gumagana naman na. Free keyboard na Philips is gumagana rin. Okay, let's see the mouse, ang daga. Sama nito. Okay. Okay. Umiilaw din, guys. Open pa ito. Bag. Dami namang free pala niyan? Yes. Mura na. Parang ipang free. Well, shout out nga pala dyan sa aking pinagbilhan sa Killer Lappy Deals. So, kung gusto nyo bumili ng refurbished na gadgets, laptops, particularly laptops at saka mga gaming ano sila, gaming PC. So doon sila specialized. Yeah, all the kayo. Pero dito lang 'yan sa Dubai. Within UAE. Within UAE. Dubai particularly dito yung main office nila and then within the UAE. Nagde-deliver sila sa Pilipinas. Yeah. So ito naman ang bag Swiss born. Ganda rin, 'di ba? Ganda. Ganda rin, guys. Gusto nyo ba makita yung logo? Ayan na. Okay, ang laki. Yes. Daming compartment. Yes. Okay. So, okay. Ganda. So, panalo ba? Or lugi? Panalo? Well, comment down below kung palagay nyo is panalo. At kung lugi naman, comment ka rin sa baba at makikita natin kung... let's see, isaksak natin ito, hindi pa natin nasasak. Oh, hindi mo pa natatry, pakita mo sa kanila na gumagana yun. May ilaw din ba yan? Let's see. Pakita po, umilaw. Ayan. Yun, no? Oh. Pogi pala may yan eh. Umilaw, guys. Ah. Pogi. Ayan, no? Diba? Oo, oh, oh. Side view. Yun, no? Blue. Ayan. Green. Ayan, no? So, umilaw lahat, diba? Okay, oo. Oh, oh. So, una-muna, siyempre, ito yung binili natin. So, palagay nyo ba is panalo? Ang ito, ang presyo. Kasama pati yung mga free gadgets, freebies. Tsaka, ang tanong is, kung bibili ka ba ng refurbished, kagaya nito, is panalo ba o talo? Palagay ko is... panalo naman. So far, nagpe-perform naman ng maayos. Mabilis naman yung rendering ko. Dinest ko na kasi yung rendering. Kaya, okay naman siya. Recommended. At saka syempre, so kung palagay mo is para sa'yo itong laptop din na ito, ito rin yung hinahanap mo. Well, may re-recommend ako siya sa'yo. Order na.
Maganda naman, maganda. Yes. At magaan kung dadali mo siya sa office o sa mga barkada mo, maganda siya. Okay? Alright, okay, guys. Tingnan naman natin yung kanyang flexibility. No? Okay, una-una, ihiga natin siya hanggang saan ba siyang mahihiga. Wow! So nice! Diba? So, yan, pwede siyang mahihiga. So, yan, hanggang ganyan yung flexible niya. Kaya, ipatagilip ang gano'n. Yan, yan. Okay. Kahit na wow, nakatayo ba, pwede kang manood na mo. Alam ko, ano? Yan. Okay. Pag din naman kaya, pwede ka mag-gilad ng umano-ano dito sa ilalim ng araw. Yan. Tapos, sige, tingnan. Ay, ilaw pala yung kanyang video na yun. So, yung logo na. Ay, oo. Oh, yes, nailaw. Oops! Kamatay. Nailaw. Okay. Tingnan natin. Tingnan natin. Tapos, and then, tingnan naman natin ang kanyang flexibility nitong screen. Okay. So, yan. Okay. And then, dito naman. One hand, one hand. Okay naman. One hand, one hand. Bakit sa ibaba hindi? I don't know. Hindi ko pa nakikita. Pero yan, medyo kumikilo siya. Pinupush ko siya sa likod. Tapos, dito naman, yung harap niya naman, ay yung, sorry, dito naman, meron siyang 3 kilos, hindi lang stable. Tingnan naman, tingnan natin dito. Yan. Yan. Dito naman, soft naman, soft, mm-hmm, soft, soft. Ang keyboard niya naman, soft din. Walang noise. So far is maganda. Nga lang, kung ito talaga ang gagamitin mo as wala kang keyboard na ganito, mag-a-adjust ka. Dahil? Mag-a-adjust ka dahil ito may additional keys. Share ito sa gilid. Kung sanay ka mag-escape button, ito yung mapipindot mo yung ano na ito. Oo nga, no? Yung Lenovo na ito. Okay. Kung sanay ka talaga, mabilis ka mag- ano, mag-type at ito yung control mo yung dulo na ito. Oo nga pala. Ayan, malilito ka. Oo. So, yan lang yung adjustment. Kaya, unlike sa ordinary yes, keyboard. Yes, mas make it yung normal keyboard na lang gamitin mo. Unang-una, syempre, hindi pa mabubugbog to. At, yan is kapag nasa loob ka lang ng bahay, kapag syempre, kapag binitbit mo na siya, ito na lang siya. Mm. Ayan. Alright. So, ito yung kanyang, ano, pag ito pala yung kanyang software, yung kanyang Lenovo software. Ayan o. Meron siyang sariling software na nakikita natin ng system tools, yung gamit ng CPU, GPU, ayan ang NVIDIA GeForce RTX 2060. Yan ang kanyang graphics card. Okay. Ang RAM niya naman, ito, Kingston na 32GB. Okay. Ayan, 32GB. Again, from 16, dinagdagan ko ng 16, kaya naging 32. Kanya na, yung screen niya naman, hindi siya yung nagre-reflect, no? Kung siya parang matte. Touch. Yung touch, glass yun, usually yung glass, yung laptop na ganun. And then, may reflection siya. Okay. Ito, walang reflection. Kaya, okay lang. Alright guys, sana is mayroon kang napulot na information dito sa video na ito. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, subscribe ka na para samahan mo ako sa mga future videos ko. Alright guys, see you next time. Peace. Salamat.